Okay, so thank you very much, Brother Henry. Good afternoon, everyone. Kumusta po kayo? Ayan, so I'm so happy. Good afternoon. So, ang dami-dami, marami pang mga naghihintay, no? So, I hope eventually they could join in the Facebook Live as well as in our YouTube account. So, ang ating topic for this afternoon, which is, of course, the first in the series of the topics for the Apologetic Seminar of Defensors Fide, is about our church, no? About the Holy Catholic Church. Kaya nga, we profess in the Creed, I believe in the Holy Catholic Church. And Brother Caloy gave a very beautiful title for this afternoon's presentation. Tinawag niya itong God's Peter Principle, no? And this will be about the papacy and the Catholic Church as the true church. I prepared a PowerPoint presentation. You might be looking at it once in a while as we go along. Okay. So, I'll start with a very basic proposition. It's about the facticity and the historicity of the church. What do I mean by that? The church is a fact, no? It is existing. It is there. And the historicity of the church means that the church was really founded in time, no? And no one can contest this. And what we are trying to demonstrate is that Jesus founded a church. That Jesus established a church. And that is a historical fact. It is a historical fact that Jesus founded, established a church. When he gathered, no, his disciples around him and chose the 12 from among them. And in that is what we call as the Jesus movement, no? Nobody can deny the fact that it is a historical truth that Jesus founded his church. And what is the significance of this? If we know that Jesus founded a church, that he founded his church, if we are honest enough, no, it behooves us to search for the church. Alam natin na si Kristo nagtatag ng simbahan. Eh dapat, alamin natin, asan yung simbahan na yan natatag ng Panginoong Hesukristo? It binds us in our conscience as a matter of faith to honestly and sincerely look for the church that is founded by Christ. Do you agree? Dapat hanapin mo yon. Why? Because if it was Jesus who founded it, remember that Jesus, his very name means Yehoshua, Yahweh saves. The job description of the Lord Jesus, his very identity is to save. Ang Panginoon ay tagapagligtas. Kaya lahat ng sinabi niya at ginawa niya, ang purpose noon is to save. Amen? Therefore, whatever Jesus says and does is salvific. And because Jesus founded the church, that church is necessary for our salvation. Dahil tatag yun ng tagapagligtas. Kaya nga ang simbahang Katolika itinuturo, halimbawa, sa Lumen Gentium at sa Catechism of Filipino Catholics, Lumen Gentium paragraph 1, CFC paragraph 1754, the Catholic Church teaches that the church is the sacrament of salvation. It is the sacrament of salvation, therefore it is the sign, ito ay tanda, an instrument, instrumento ng pagliligtas, an instrument of salvation. So, our first task to know what is the true church is to search for the church. Trace its founder. Because any church that is founded by a mere human being, by a mere man or woman, is automatically not the true church. Okay? So I think it is a very easy task for us to do. Tingnan nyo lang ang kasaysayan ng isang
simbahan o ng isang iglesia o isang denominasyon and trace the founder. If a church can be traced to a human founder, then that is automatically a false church. It is a counterfeit church. It is an anti-church, not being founded by the incarnate Word of God, Christ the Lord. Amen? Amen. Kasi po, sa banal na kasulatan, meron po tayong mababasa na binabanggit, no, sa lumang tipan pa lang, sa Psalm chapter 27, verse 1, ganito po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan, no? Babasahin po natin, chapter 27, verse 1 ng awit. Okay. Psalm 127, rather, verse 1. Ito po ang sabi. Except the Lord build the house, they labor in vain, those that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Napakalinaw po dito, mga minamahal, na sinasabi, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, abay walang kabuluhan. No? Alam naman po natin na ang bahay na binabanggit sa bagong tipan, ano? Pag binasa po natin yung unang Timoteo 3:15, what is the household of God? It is the church. Kaya nga sa Hebrews chapter 3 verse 6, sinabi din po that the household of faith, and what is that? The church. Kaya Panginoon mismo ang dapat na matayo ng kanyang tahanan o ng kanyang bahay para ito maging totoo. Dahil kapag hindi Diyos ang nagtayo, hindi ang Panginoon ang nagtayo, ay wala pong kabuluhan ito. Amen ho ba? Amen. So that is our basic proposition. Only Jesus qualifies and no other. Anyone who usurps Christ's prerogative of being the founder of His church is, you're correct, is the great pretender. No? Pwede na siyang kumanta ng great pretender. No? He is a false Christ, an antichrist, and the church founded by this or that man or woman is a false church and an anti-church. Nakita po natin how serious this matter is. No? Nagkakaroon lang po kami dito ng technical glitches kasi yung PowerPoint hindi po gumagana. Kaya abangan na lang po natin mamaya. No? At ang katotohanan pong ito na dapat ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo ang nagtayo ng kanyang simbahan, alam po yan kahit na mga kalaban ng Iglesia Katolika. No? Even counterfeit churches know this fact. And they ironically use Catholic references to prove the claim, using the argument that the true church must be founded by Christ Himself. Ang isa po na gumagamit niyan ay walang iba kundi yung ating kaibayo, yung Iglesia ni Cristo, na ginagamit po yung libro ni Father Casili. No? Kasi, hindi po yata ninyo nakikita sa screen ngayon dahil hindi po na-flash. No? Although nasa PowerPoint ko, we have some technical difficulties. Mapapakinggan niyo po ito sa kanilang mga palatuntunan na binabasa niya po ng ministro itong bahaging ito ng libro. No, please go back to ano. Ayan. Ito po ang babasahin nila. Ito yung tanong. Did Jesus Christ establish a church? Nagtatagba si Kristo ng iglesia? Ayan. Tapos ang sagot, yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church
which from the earliest times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ayan. So gagamitin nila yan at tatagalugin pa na Iglesia Cristiana o Iglesia ni Cristo. Oh, sila naman po eh tuwang-tuwa ho sila na nabasa ho yan, no? Pero ang tinutukoy po dyan na simbahan o iglesia na tatag ng Panginoong Hesukristo, hindi po yung iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. Tingnan po natin yung susunod na picture. Ayan. Okay? So, ito po yung tanong. By what name do we call Christ Church? Ito po yung hindi nila binabasa. Ito po yung hindi nila ipapakita sa kanilang mga miyembro. By what name do we call Christ Church? Answer. We call Christ Church the Holy Catholic Church. Christ Church has many titles. It is sometimes called merely the Church or the Catholic Church. It is also known as the Christian Church, the Roman Church, or the Roman Catholic Church, and so on and so forth. Ayan. So, malinaw po na yung binabanggit ni Cassie Lee na iglesia ay hindi po yung iglesia ni Kristong Peke. Ito po ang tunay na iglesia ni Kristo at ito po ay ang iglesia katolika. No? So, naipakita po natin yung mga pahina ng aklat na minimiscote ng ating mga kaibayo. So dito po, bagamat yung ating mga kaibayo alam na ang tunay na iglesia ay dapat tatag ng Panginoong Hesukristo, no? Kaya ang tanong sa atin ngayon, anong iglesia ang base sa kasaysayan ay tatag ng Panginoong Hesukristo? Tunghayan po natin mga kapatid yung mga susunod na slide, ano? Ipapakita po sa inyo. Ayan. Ito po ang aking tanong, who founded your church? O, kitang-kita po diyan ang daming mga naglipa ng mga denominasyon na tatag lamang ng tao, no? At hindi tatag ng Panginoong Hesukristo, no? But for our purposes afternoon, hindi naman po natin magagawa siguro na isa-isahin natin yung libo-libong mga denominasyon para alamin kung sila nga ang totoo. We will just focus ourselves on our own church, no? Pag-aralan natin yung ating sariling simbahan. At kapag tayo po ay naliwanagan, eh matatanggap natin na base po sa ating mga pag-aaral ay ito po talaga ang tunay na simbahan. Tingnan po natin ang mga sekular na referensya, no? Next slide. Ayan. Ito po siguro kahit mag-Google kayo, no? Britannica. Oh, the Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles. Oh, another reference. Ito naman po ay galing sa New World Encyclopedia. The Roman Catholic Church or Catholic Church is the Christian Church in full communion with the Bishop of Rome. It traces its origins to the original Christian community founded by Jesus Christ and led by the 12 apostles, in particular, Saint Peter. At kahit ano pa pong mga sekular na referensya, lagi pong lalabas na ang pinagmulan ng Iglesia Katolika ay ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga apostol. No? That is just a secular reference. Ngayon, ang tanong natin, what does this church look like? Ano kaya ang itsura ng simbahan, ng samahan o ng iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo? Ano kaya sa tingin nyo? Ang sagot ko, mga minamahal, ay napakasimple. What does this church look like? The answer is, the church is universal. The church is universal.
It is inclusive as it embraces in its bosom every nation, every race, every tongue, every tribe in the face of the earth. In this church, founded by Jesus Christ, we find an amazing unity amidst our own diversity. So this is a universal church. Kaya nga po sa binabanggit ng banal na kasulatan, ano? Sa Galatians chapter 8, chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, but all are one in Christ Jesus, no? And if you go to the book of Revelation, sa katapusan, napakaganda rin po ng pagsasalarawan ng simbahang yan. Chapter 7, verse 9. Ito po ang sabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Imposible hong iglesia ni Kristo to. Karamihan sa kanila, Pilipino, aalug-alug sila. Amen? Amen. So you see how the church founded by Christ looks like? It is universal. Neither Jew nor Greek nor male or female, all are one in Christ Jesus. Balik po tayo mga minamahal sa lumang tipan. Napakarami pong mga talata na akin sanang babanggitin, pero I would just choose, no, some samples. Kasi po, pag nagbaliktanaw tayo sa lumang tipan, yung mga propeta ng Diyos, yung mga tunay na mensahero at mga sinugo ng Diyos, ay nagsasabi na, nanghuhula na of what we call as the universalism of salvation. Universalism of salvation. That salvation is not just for God's chosen people or Israel, but to all nations. Halimbawa po, ang propetang Isaías, no, sa chapter 42, verse 6 ng kanyang sinulat na aklat ng propeta Isaías. Ito po yung ating mababasa. Chapter 42, verse 6. I, the Lord, have called you for justice. I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant for the people and a light for all nations. No? So inihula na, liwanag sa lahat ng mga bansa, lumen gentium, yun ang sinasabi. No? At marami pang iba. Dahil wala po tayong oras, kayo na lamang po ang magbasa. Chapter 49 verse 1 ng Isaiah, 51 verse 4, 56, 7, and so on and so forth. Even the prophet Malachi, no, the last prophet in the Old Testament. In Malachi chapter 1 verse 11, from the rising of the sun down to its setting, ang sabi niya, my name shall be great among the nations. For in every place there shall be offered in my name a clean oblation. No? Mula sa pagsikat at paglubog ng araw. Kaya po, ipinapakita na sa lumang tipan na darating ang panahon na ang pagliligtas ay hindi lamang sa isang bansa, kundi ito po ay pangkalahatan. There is a universal promise of salvation. Are we following? Okay pa ho ba? Nasusundan. Alright. Kailan nangyari ito? Kailan natupad ang pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta? Ito po ay nangyari nung nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Si Jesucristo po ang siyang nag-inaugurate the new and eternal covenant. No? The new covenant, the eternal covenant was inaugurated by our Lord and Savior Jesus Christ in the New Testament. Kaya pag binasa po natin yung Last Supper accounts, no, yung institution narrative, the Lord always mentions about the new
and everlasting covenant. No? I will not read the verses anymore. Okay. So here, my dear brothers and sisters in Christ, it is crystal clear, as promised in the Old Testament and fulfilled in the New Testament, Jesus affirmed the offer of universal salvation. No? And so, because of that, His church must be universal. Amen? His church must be universal. And what does the word Catholic mean? Universal. Alright. And it must have the same mission for all time, for all places. Kaya bago umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, matapos siya na nabuhay na maguli, ay nag-utos siya sa kanyang mga alagad in what is now termed as the Great Commission. No? Which is recorded by the evangelist Matthew in chapter 28, verse 19 to 21. Babasahin ko po ito para makita po ninyo kung anong ipinupunto ko. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 28:19-21, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ayan ha. Lahat ng mga bansa, gawin ninyong mga alagad. Karamihan po ng mga existing denominations, national, ethnic, pero hindi po magko-qualify sa binabanggit ng Panginoong Hesukristo nang sabi niya, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa sa paanong pamamaraan? Anong sabi? Make disciples of all the nations. Teach them to accept Jesus as their personal Lord and Savior. Tama ho ba ako doon? Gising pa ba kayo? Mali ho. Hindi po ganun ang sinabi ni Kristo. Para maging alagad, anong kanyang sinabi? Make disciples of all the nations, baptize them. Oh, amen? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them all that I have commanded you, and I will be with you always until the end of time. Oh. Mga kapatid, yung Great Commission, kung hihimayin natin, makikita natin that the church is Catholic in terms of geography. Bakit? All nations. Hindi sinabing Germany lang, or England, or Pilipinas, o kung anuman, kundi lahat ng mga bansa from the very beginning of the church. Eh marami dun, wala na sa ngayon, hindi pa nila naaralan. Too late na ho sila. Amen? Johnny come lately, a new kid in town. Ayan. Ano pa sabi? And teach them all that I have commanded you. Lahat ng itinuro ko, ituro nyo sa kanila. Marami po sa ngayon ng mga denominasyon, hindi na po nagtuturo ng lahat na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Pagdating po sa usapin ng divorce, ayaw ng Panginoong Hesus yan. Pero tingnan nyo ho, ang karamihan ng mga protestanteng denominasyon, lalo na sa Estados Unidos, sila po ay pumayag na sa diborsyo. Pagdating po sa usapin ng moralidad, hindi tayo nagmamalinis. Mga makasalanan tayo. Pero nunca, hindi natin ibinababa ang standard pagdating sa moralidad. Patuloy tayong naninindigan sa kasagraduhan ng pamilya, sa kasagraduhan ng buhay, mula umpisa hanggang natural na kamatayan. Oh, tingnan ho ninyo, it's only the Catholic Church that is the last of the Mohicans, the last man standing. Dahil patuloy nating itinuturo, kahit mahirap tanggapin ng sangkatauhan, ang pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Kahit batikusin tayo, it doesn't matter. We will continue to proclaim whatever the Lord has commanded us to teach. Amen. Amen. Sana siguro po napunan natin, ano ha? And finally, anong sabi ng Panginoong Hesus?
And I will be with you always until the end of time. Makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. So the promise of universality, of Catholicity, is for time and eternity. No? In other words, there will never be an apostasy, a total apostasy of the church. Walang pagtalikod ng iglesia, kagaya po ng itinuturo ng iba. Dahil si Kristo mismong nagsabi, I will be with you always until the end of time. Amen? Eh kung maniniwala po tayo sa mga Mormon, kung maniniwala po tayo sa iglesia ni Kristo, sino nang kasama ni Kristo ngayon? Di ho ba? Nung natalikod ang iglesia, edi wala na siyang kasama. Mag-isa na lang siya. Taliwas po sa kanyang pangako, makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? Amen. Kaya lahat po na nagtuturo ng total apostasy, they are blaspheming our Lord and Savior Jesus Christ. Yung binanggit niya po na I will always be with you, my dear friends, brothers and sisters, this is a promise of divine protection. If we are aware of sacred scripture in the Old Testament, no, the Bible is full of divine assurance. Exodus 3:12, Joshua 1:5, Jeremiah 1:8. Pag sinabi ng Diyos, I will be with you, fear not, makakasama niyo ako. Yan po ay pangako ng Diyos na kailanman hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Amen? The promise of divine protection of the Lord's protective presence. Nasa pangangalaga ng Diyos ang kanyang bayan at kailanman ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Amen? Amen. Ngayon po mga kapatid, no? Punta tayo. Ito po, i-raise ko lang sa inyo itong Protestant dilemma, no? Meron po kasi tayong tanong na gusto nating masagot ng maayos, ng objective at fair. Kasi po kung talagang naniniwala na nagtatag ang Panginoong Jesucristo ng kanyang iglesia at dahil sa kanyang pangangalaga, may pangako siya na makakasama niya, ang tanong po natin ay ganito sa mga kapatid nating Protestante. Tandaan ho ninyo yung tanong. Ang tanong ho eh, was there the true church before the Reformation? Naroroon ba ang tunay na iglesia bago dumating si Martin Luther at nagkaroon ng Reformation? This is the Protestant dilemma. Because if their answer is yes, there was the true church. And our reply, and what business did Martin Luther have to establish his church? And Calvin, and so on. Tama? Paki-off po, paki-mute po. Kung meron po kayo, kung naka-on po yung mute, paki-mute na lang po para hindi po nag-interfere sa sound. Okay? Because I'm just getting started. Alright. So, was there the true church before the Reformation? If they say yes, then what business do these men have to establish their own churches? Kung merong totoong iglesia, yung mga tinatag nila, fake. Correct? Pero pag sinabi nilang, there was no true church before the Reformation, patay ka ngayon. Ibig sabihin, nagsinungaling si Kristo. At hindi natin mapapanghawakan ng kanyang pangako. So either way you look at it, that Protestant dilemma is insurmountable. But we Catholics know
that the abiding presence of the Lord and the promise of the Holy Spirit since Pentecost will continue until the end of time. Yes, there was the true church before the Reformation. There was the true church during the Reformation. And there is the true church even after the Reformation. And this church is ever ancient yet ever new. Semper reformanda. Ever reforming. Amen? Amen. So, ngayon, punta na po tayo dito sa kasaysayan ng simbahan, church history. The history of the church confirms this universal movement of the church. As we said, in the Old Testament, may pangako ng universal salvation. At si Kristo, the new and eternal covenant, he affirmed the universal offer of salvation. And the history of the church shows that there is a universal movement of the church. It's missio agentes, the mission to the nations. At makikita po natin yan sa first history book ng simbahan. And what is the first history book? The book of Acts of the Apostles. No? So in the Acts of the Apostles, you see there the movement of the church to the nations, the universal movement. At sinabi yan mismo ng Panginoong Jesus, no, bago siya umakyat sa langit, ang sabi po sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Ganito po ang sabi. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. No? These were the words of Jesus as He ascended to heaven. No? That the apostles, the church, will be His witnesses in Judea, in Jerusalem, and in Samaria until the ends of the earth. No? So nakita natin yung movement. All right. And then the Acts of the Apostles, no, record the movement of the church in early church history as it was born and grew in Judea. We have seen the missionary activity of the church in Samaria until it reached Rome. Okay. Tingnan natin sa Acts 28 verse 16, no? Kasi nagtapos ang Acts of the Apostles in Rome, chapter 28, verse 16. Ganito po ang sabi. At nang makapasok kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang mamahay na mag-isa na kasama ng kawal na sa kanya'y nagbabantay. Very significant po na galing sa Judea, Samaria, at napunta po sa Roma. Why is that? Because when the church has reached Rome, the church has reached the ends of the earth. Because Rome is the capital city of the empire, the eternal Rome. It is the caput mundi, the capital of the world. So pag naabot na yung Roma, which is the capital, you have already reached the ends of the earth. Dahil dun po magsisimula ng kumalat. No? It's not only that all roads lead to Rome, but all roads come from Rome. Both literally and figuratively. Kaya po lumaganap sa buong Imperyo Romano, in the known world, the Christian faith. Amen? Is that clear to us, no? From the church history and Acts of the Apostles, kaya nga po natupad ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? Ang sabi po dito sa 23:11 ng Gawa, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapakatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Kaya mga kapatid, ang ebanghelyo na ipinangaral sa Jerusalem ay yun din ang mismong ebanghelyong ipinangaral sa Roma. Amen? Amen.
Kaya napaka-importante po. And the Apostle Paul, in his letter to the Christians in Rome, the faith of the church in Rome is heralded throughout the world. Ito po ay bantog na bantog, kilalang kilala sa buong mundo. 1:7 hanggang 8 ng Roma. Sa lahat ninyong mga nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan o bantog sa buong mundo. No? Yan po yung ating mababasa. No? So from Rome, nakarating po ito sa lahat ng dako ng mundo. Para po sa ating sariling kasaysayan, napaka-importante po, no, na mabasa natin sa banal na kasulatan dahil binabanggit po kung paanong nakarating sa ating mga kapuluan, no, ang ebanghelyo, ang tunay na iglesia. Sabi po sa Roma 15:24, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Napunta ng Espanya. Oh. Sa susunod na taon po, bagamat ipopospon ang pagdiriwang, tayo po ay magdiriwang ng 500 years of Christianity in the Philippines. Alam naman po ninyong kasaysayan ng Pilipinas. Sino ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas? Mga Espanyol, mga Kastila, no? Kaya po nakarating sa lahat ng mga pulo, no? Sa mga malalayong lupain dahil yan po ay katuparan ng hula ng propeta Isaías, no? 49:1 ng Isaías. Kayo'y magsipakinig sa akin o mga pulo at inyong pakinggan ninyong mga bayan sa malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata, mula sa bahay bata ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. So yung mga pulo makikinig. Eh yung iglesia ni Kristo baliktad. Yung mga pulo ang pakikinggan, yung Pilipinas, no? So dito po nakita natin the universalism of salvation was fulfilled. It was the will and counsel of the eternal God, prophesied by the prophets in the Old Testament and commanded by His Son, our Lord Jesus Christ. The Jesus movement was first called the way, ang daan. No? Wala pong binabanggit na pangalan. Tinawag lang nila na ang daan. Hindi po nila tinawag na dating daan. No, mababasa natin Acts 9:2, etc. There was originally no name for it. Neither was there a label to call the followers of that way. It was only later on that the disciples were called Christians at Antioch, no? According to Acts chapter 11 verse 26, the disciples, the followers of Christ, were first called Christians where? In Antioch, no? Tingnan nga natin, Brother Peter, yung slide. Pakihanap mo dyan yung... Sige. No. Earlier. Oh, no. Okay. Isa pa. Alright. Ayan. So, can that be shown on screen? Nakikita nila? There it is. Alright. Isa pa. No, going up. Alright. Ayun, done. Yan. Okay. So, what is the significance of that, my dear brothers and sisters, that the Christians were first called Christians at Antioch? No? Can you show the image or the icon of Saint
Ignatius of Antioch. Who is this guy? Nilapa ng Leon. He was bishop of that city of Antioch where the Christians were first called Christians. What is the significance of that? Because this is the guy who first used in writing the word Catholic. And he was bishop of the city where Christians were first called Christians. So it is clear from the very beginning that Christians were Catholics and Catholics were Christians. All right. And he was the third, no, bishop of the city of Antioch. The first was the Apostle Peter, followed by Saint Evodius, and Ignatius was the third bishop. And he was the first to call the church Catholic in writing, no? Pakita natin po yung referensya. Ayan. Okay. Ayon po sa Modern Catholic Encyclopedia, the Greek adjective Catholicos, meaning general, total, or universal, was first applied to the church in the sense of the whole or universal church by Ignatius of Antioch in his letters to the Smyrnaeans, traditionally dated around the year 110. Ignatius wrote, ito po yung kanyang sinulat, "Wherever the bishop is, there his people should be. Just as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Take note of what he said. Alright. Can we go to the next slide, please? And according to Encyclopedia Americana, the term Catholic comes from the Greek Catholicos, meaning universal. Saint Ignatius of Antioch was martyred at Rome at about 107. There is some disparity here in the year because there was no precise or exact dating at that time, no? So it's more or less from that time to 110 AD. Made the first recorded use of the complete term Catholic Church. Yan po ang sinabi ng Encyclopedia Americana. Ngayon, kung napansin po ninyo yung pagkakasulat ni Saint Ignatius, no? The designation of the Church as Catholic was already current and widespread at the time when Ignatius made use of the word to describe the Church in his letter to the Smyrnaeans. The label or title of the Church has stuck to distinguish it from heretical groups that do not teach the whole truth about Jesus Christ. No? So, yung pagkagamit ni Saint Ignatius, it was matter of fact. Hindi niya in-explain. He took it for granted that Smyrnaeans who are far away from Antioch understood what he was saying. What is the impression that you get? Ah, nangangahulugan na widespread yon. Bago niya pa isulat, alam na ang katawagang Iglesia Katolika. Do you get it? Amen ba? Okay. So, yon. The word Catholic literally means according to the whole, no? Kataholos. The whole truth received from Jesus Christ and the apostles and taught by the whole church. Universa Ecclesia, the whole church. What is the antonym or the opposite of the word Catholic? Anybody who can unmute and tell me what's the opposite of Catholic? Wala ba akong class card dito? Magbabalasa ako. Particular? Aha. Ah. Sino pa? Yung makakasagot, bibigyan ko ng libro. Ito, si Barclay. Oh. Wala. Ah, sige na nga. Ano po ang kabaliktaran ng word na Catholic? Specific, may nagsabi. Particular, sino pa? Ha? Specific? Okay, so wala. Okay na, ako nang sasagot para akin uli itong libro. Okay. Ang sagot po, sa pagkakaunawa,
ng sinaunang simbahan ay heretic. Either you are Catholic or a heretic. Why is that? Because Catholic, the whole truth. Heresy is partial truth. Kaya ginamit yung word na Catholic to distinguish those who believe in the right teachings on Jesus and all the teachings of Jesus compared to the splinter groups that taught a different gospel or partial truth about the gospel. Ito po, sa papakita po natin sa slide, no, bilang patunay, no? Papakita mo nga, Brother Peter, ayan, no? Ito po ay galing sa Encyclopedia Americana. The term Catholic comes from the Greek Catholicos, meaning universal. In the Muratorian fragment, a manuscript dating from about the year 200, it is applied to two epistles, Jude and 1 John. Eusebius of Caesarea applies it to seven epistles, James 1 and 2 Peter, 1 and 2 and 3 John. In this context, it has been interpreted as meaning addressed universally, that is, not to particular persons or group, but to the entire body of the Christian faithful, etc., etc., meaning accepted by the universal church. Naalala ko po dati, may nagtanong na ang sabi po, ni sa paligid-ligid ng Biblia, wala kayong mababasang Katolika. E meron ho. E paligid-ligid lang naman palang hinahanap. Nasa title ho. Nasa title. Kasi yan po yung sinasabi ng ating referensya na may mga kasulatan sa Biblia nung sinaunang panahon ay tinawag na mga Catholic epistles. Ang isa po dyan na nabanggit ay ang sulat ni Apostol Santiago. No? Ito nga po, oh, dala-dala ko. Biblia Vulgata. Ang title po ng Epistle of James mula pa nung umpisa ay ganire. Epistola Catholica Beati Jacobi Apostoli. The Catholic Epistle of James. Ang ginagamit na po ngayon ng mga Protestante, the general epistles, no? Sa sinauna po, ganun po talaga ang pagtawag diyan. Next slide, Brother Peter. Okay. So, punta po tayo sa etymology. Kung saan ang galing yung salitang Catholic? Galing po ito sa preposition na kata at noun na holos. Ang ibig sabihin ng kata is according to, ang holos accord meaning whole or entire. So according to the whole. So nakikita po ninyo sa screen, yung binasa ko kaninang Romans 1:8, ginamit po dyan yung mga katagang katangelitai and holo. Kata, tapos nadugtong yung angelitai and holo. Ibig sabihin, proclaim throughout the world. Oh. Dito naman po sa 9:31, nandyan din po yung preposition na kata at holos at tinawag po na katholes, meaning the church throughout Judea, Samaria, and the ends of the earth. The church throughout Judea and Samaria. Ibig sabihin, nung panahon na yun, nung sinulat ito, lumalaganap ang iglesia. Ito, babasahin ko po. 9:31 ng Gawa ng Mga Apostol. Okay? Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibas ay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified, etc., etc. Yung iglesyang lumaganap mula sa Samaria, sa Judea, Samaria, ang kaduluduluhan ng mundo. Yan po yung pagkagamit ng Catholic sa 931. Hindi po natin sinasabing literally Catholic yan, but that is the etymological derivation kung saan nagmula yung salitang Catholic, kataholos. Sasabihin po ng iba, paano mo nasabing Katolika yan na 931 na binabanggit dyan?
Ako, sigurado ako. Dahil ang sinasabi dyan, iglesyang lumalaganap mula sa Hodea, sa Samaria hanggang sa kaduluduluan ng mundo. Yung kaibayo po natin sa diliman, ngayon palang lumalaganap. Nahuli po sila. Wala po sila doon. Amen? Amen. Ito po sa 4:18 ng gawa, adverb naman po. Katholo. Ang katholo, ang ibig sabihin, huli, entirely, at all. So, pag pinagmasdan po natin itong etymological derivation, the origin of the word Catholic, as it is derived etymologically, are right there in the very heart of the Bible itself. Amen? Because the meaning is there. The root words are there. Okay. So, let us proceed now to the next slide. Okay? Okay. The Latin equivalent of kataholos, my dear brothers and sisters, is universa, which means the whole. Kaya nga doon natin na-derive yung English word na universal. So when we say the universal church, it's one way of saying Catholic church because universal or Catholic has the same meaning. No? So nandiyan po yung mga talata na binanggit ang mga katagang whole church or universa ecclesia sa Romans chapter 16 verse 23, 1 Corinthians 14:23, Acts 5:11. Hindi ko na po babasahin lahat, isa lamang po para sa ating purpose this afternoon. Ito po ang sabi dito sa chapter 16 verse 23 ng letter of Paul to the Romans. Babasahin ko po sa Latina Vulgata. Ang laki po nitong Biblia. Galing po sa Totus. Binili ko po ito sana dahil dito ako manunumpa. I solemnly swear, Senator of the Republic of the Philippines. Hindi po nangyari, kaya nasa bahay na lang po naka-display. Sana magamit in the future. Okay, ito po ang sabi. Salutat vos caius, hospes meus, et universa ecclesia. Salutat vos Erastus, Arcarius Civitatis, et Quartus Frater. Ayan. So narinig natin ang whole church, the whole church ay universa ecclesia. Kaya we're talking about the universal church in general. There's also the local church. Alright? But belonging still to the whole church. Okay. Ngayon, punta tayo po sa susunod na slide. Kunti na lang ho ito, huwag kayong mag-alala. Ito po yung paborito. Ah, nakita nyo bang title? Yan po ang paboritong kanta ni Laura Branigan. Wala nang nakaalala. Sasabihin si Brother Mars, napaka-80s. Ang alam na ngayon ninyo siguro, Senorita. Bini-bini. Ano pa? Okay. Kasi kami, no, name game. Tony, Tony, Boboni, Bonana, Fana, Fafoni, Fifi, Momone, Tony, name game. Yan po ang paboritong laro ng ating kaibayo. Na dapat daw makita sa talata ng Biblia ang pangalan ng iglesia para ito'y masabing tunay na iglesia. Ang posisyon po ng Iglesia Katolika ay napakaluhikal. Napaka-rational. Ang sabi po dito sa aklat na ito, nowhere in the Gospels is it recorded that Christ gave His church a technical or proper name. And it is easy to surmise why He did not. There is nothing about a proper name which prevents it from being appropriated or copied by a false church. Amen? So true. Dahil wala kang mababasa sa mga talataan ng Biblia sa Ebanghelyo na bininyagan ni Kristo ng pangalan ng kanyang simbahan. Wala pong ganon. At marunong ang Panginoon. Dahil kung nabigay siya ng pangalan, ay pwedeng kopyahin. Marami pong mga tao magkakatukayo. Parehas Michael ang pangalan. Parehas Pedro ang pangalan. Sino ang totoo dyan? Parehas sila. Amen ba? Oh, ako nga, pumupunta sa Green Hills eh. Marami ako nakikita ang mga mistulang signature items. Louis Vuitton.
Oh. Yung iba naman, Levi's. Pero how true is that? Totoo ba yan? Porke kapangalan? Hindi po. Dahil pwede pong pikiin. Kaya hindi po tama. Salungat po sa katinuan ang name game na yan. Okay. Ang Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ay isa sa mga nagtataguyod ng maling, ng palsong kaisipan na yan. Kasi sa kanila, mga kapatid, dapat nababasa sa mga talata ng Biblia. Babasahin niya po ito. Pakipakita po ng screen. Yung mga bersikulong ginagamit. Ayan. Ito po yung kanilang mga babasahin. Makinig po kayo dahil nagdala po ako ng mga referensya. Okay. Dahil paulit-ulit po itong ginagamit na pang-shopping. Okay. Babasahin nila yung Roma 16:16. Mangagbatyang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Ayun. Nabasa po. Sinigaw. Iglesia ni Cristo. Marami pong napaniwala. Pero kung literally po nating susuriin, hindi po binanggit na Iglesia ni Cristo, kundi mga Iglesia ni Cristo. Sa English po, Churches of Christ, hindi po Church of Christ. Amen? Kahit na po sa Greek, Ecclesiae, plural, hindi po singular ang ginamit. No? Kaya hindi po dapat ginagamit yan. Dahil kapag yan ang ginagamit, yan po ay panlilin lang. No? Panlilin lang ho yan. Dahil wala sa Roma 16:16 na mababasa Church of Christ. Mayroon Churches of Christ. At alam ko po kung saan ang gagaling ang mamang ito. No? Kung bakit ganyan ang kanyang pangangaral. Dahil galing po siya sa isang samahan ng mga Campbellites na Churches of Christ. Na ganun din po ang kanilang pangangaral. Kaya lang, mas tama po yun. Kung literal nating susuriin, mas tatama po yung Churches of Christ. Kasi kung Roma 16 sa isang pinagbabatayan, eh, di hamak na mas literal na tama sila. Churches of Christ. Kumpara sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Amen? Amen. Tuldo ka na huyan na Roma 16:16. Dahil hindi na po makakapanlin lang sa marunong magbasa ng Biblia. Ito naman po ang ginagamit ng ating mga kaibayo. Dahil wala po talagang mababasa ni anumang talata sa Biblia sa original na Griego ng mga katagang Church of Christ. Kaya po ginamit nila ito ang kanilang kumparing si George Lamsa. Sa Lamsa Translation, babasahin po nila Gawa 20:28, Acts 20:28. Babasahin po nila sa English na ganito. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of Christ which has purchased with His own blood. Tatagalugin po yan para mas maidating. Sasabihin po nila na pakaninin na pakaninin nyo ang kawa ng Espiritu Santo na kung saan itinalaga kayo na maging tagapangasiwa. Napakainin ninyo ang Iglesia ni Cristo na tinubos ng kanyang sariling dugo. Kaya pag hindi kayo Iglesia ni Cristo, hindi kayo tinubos ng dugo ni Cristo, hindi kayo maliligtas. Ganun po ang paliwanag, mga kapatid. Pero ang tanong, is that honest? Is that biblical scholarship? The answer is no. Definitely not. Because the Greek New Testament, remember that the New Testament is originally written in Greek. And the Greek text is controlling. And there are only two existing variants of the Greek manuscript. Dalawa lang po ang lumalabas na manuskrito ng Griego sa Gawa
20-28 na ang pagpipilian lamang po ay dalawa, Church of God at Church of the Lord. Sa napakarami pong translation ng Biblia, no, ang mababasa po ninyo ay Church of God. May konti pong variant, Church of the Lord. At wala pong ni isang manuskrito ng Griego ang nagsasabing Church of Christ. Alright? Tandaan po natin yan. Kaya lang hindi po nila gagamitin yung Church of God. Dahil lalabas po na Diyos si Kristo. Iglesia ng Diyos na tinubos ng kanyang sariling dugo. Eh si Kristo yun na nagbis ng kanyang sariling dugo. Eh lalabas na Diyos siya. Taliwas po sa kanilang pananampalataya. Kaya hindi po nila gagamitin yun. Bagamat yun po ang pinaka-predominant majority ng existing manuscript ng Greek. Yung isang variant, Church of the Lord, wala pong kwenta sa kanila yon, dahil hindi naman doon mababasa yung kanilang pinagsisigawan na Iglesia ni Kristo. Kaya dito po sila kay Lamsa. Ang Iglesia ni Kristong nagigipit, kay Lamsa kumakapit. Pero is that honest? No, definitely not. Because as I said, the New Testament was originally written in Greek. Si Lamsa po, ayon sa kanya, ang ginamit po ay ang Peshitta or Aramaic. Ngayon po, binasa ko po kanina ang ginamit dito Church of Christ. Hindi po literal na Aramaic yon. Bakit? Kasi ang Aramaic dapat hindi church. Dahil ang church ay Greek ecclesia, dapat assembly. Amen? At hindi rin po Christ. Kung tama po ang translation na to from the Aramaic. Dahil sa Aramaic ho, kaparehas ng Hebrew, ang Christ po Griego. Ang ginamit sana, Messias, Mashiach. Oo, oh, naintindihan ho ninyo. Kaya mali pa rin po ang pagkakasali ni Lamsa. Hindi po literal na Aramaic ito. Mas tama po ang pagkakasalin ng Aramaic English New Testament. Dahil dito po, talagang literal na galing sa Aramaic. Dahil ang Church of Christ is not from the Aramaic because Christ is Greek. Church is Greek. Dito po natin babasahin sa Gawa 20-28 ng Aramaic English New Testament. Hinga muna na malalim. Hinga muna habang hinahanap pa. Ayan. Alright. So babasahin ko. Ang sabi po dito, alright, take great care of yourselves and of all the flock over which the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, has established you as overseers, for that you feed the assembly of Mashiach, which he has acquired by his blood. Eh kung literal po na Aramaic, mas tama ito kesa kay Lamsa. Nakuha po ninyo ang punto, dahil ang Christ po ay Greek, hindi po Aramaic, hindi po Hebrew. Isa pa pong patunay, mga kapatid, dahil lalabas po na si Lamsa sa Acts 20:28 is a straight translation. Siya lamang ho. Wala pong ibang scholar na sumunod sa kanya. Dahil alam po ng scholar na ang Church of Christ ay hindi Aramaic, kundi Greek. Na wala po sa Aramaic. Babasahin ko po itong isa. Kasi ang sabi ni Lamsa, galing daw yan sa Peshitta. Isa naman pong translation ng Aramaic Peshitta, New Testament translation. Babasahin po ng inyong abang lingkod sa 20-28 ng Gawa ng mga Apostol. Watch therefore over yourselves and over all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of God that He purchased with His blood. So lumalabas din po, may Peshitta translation na Church of God, hindi rin po Church of Christ. Saan po nadagit ni Lamsa yan? O ito pa pong isa. The original Aramaic New Testament in plain English, translation din po sa Aramaic. Babasahin ko po,
20-28 ng gawa ng mga apostol. Pay attention to yourselves, therefore, and to the whole flock in which the Spirit of holiness has appointed you overseers to shepherd the church of God, which he has purchased with his blood. So si Lamsa po, Church of Christ, yung dalawang translation, Church of God. Pero ito pong isa mas literal, kung talagang Aramaic pinagbabatayan, Assembly of the Mashiach. Ito naman po, Syriac translation, Etheridge New Testament, dahil magkalapit po ang lingwahe ng Syriac at ng Aramaic. Babasahin ko din po ang Gawa 20:28. Ito po ang sabi, "Take heed therefore to yourselves and to the whole flock over which the Spirit of holiness hath constituted you the bishops to pasture the church of the Messiah which he hath purchased with his blood." Siguro po kalabisan na nadagdagan pa natin. Malinaw po na si Lamsa ay hindi literal na translation dahil ang Christ po ay hindi Aramaic kundi Greek. Is that clear? Isara na ho natin itong issue na to. Nakakahiya na po talaga. No, nakakahiya na po na laging pinagbabatayan. Eh, wala naman talaga sa Biblia. They are clutching at straw. They are empty-handed no matter how they tried. Ay, meron pa pala. Baka naman bumingo sa susunod. Pakita mo nga, Brad Peter. Hindi yan, hindi yan. Yung talata. Ayan, yung 1 Corinthians chapter 12, verse 12. No? Gagamitin po nila ito. Nakikita ba sa screen? Ayan. New Testament in Modern English ni Francis Weymouth. Ito po ang babasahin nila dyan. No? Kasi mababasa nga naman Church of Christ. Okay? 12:12 no? Ng 1 Corinthians. "For just as the human body is one, and yet has many parts, and all its parts, many as they are, constitute but one body, so it is with the Church of Christ. At gayon din sa Iglesia ni Cristo." Ayan, palakpakan naman kayo dyan, nabasa eh. Pero yan po ay hindi literal na salin. Yan po ay gawa-gawa lamang ni Francis Weymouth dahil wala po sa Greek yung word na church sa 1 Corinthians 12:12. In fact, kung babasahin po natin ang literal, letra por letra na translation dito sa modern literal version, ibig sabihin literal po ang pagkakasalin, wala pong binabanggit na Church of Christ sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Ito po, babasahin ko. Alright. "For just as the body is one, and has many members, and all the members of the one body, being many, are one body, so also is the Christ." Wala pong word na church. In fact po, alam po yan ni Francis Weymouth na nagbigay po ng sali na yan. Dahil sa isa pong sali niya mismo, dream up niya ho yun. Dito sa New Testament in Modern Speech ng mismong author na yan. Babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. "For just as the body is one, and yet has many parts, and all its parts, many as they are, constitute but one body, so it is with Christ." Hindi po Church of Christ. So, dalawa pong translation ng isang author magkakontra. Dahil wala naman po talaga sa original na Griego. Amen? Amen. Diyos ko, gumastos ako dito. Ilang dolyarang na ibayad ko sa Amazon para lamang sa presentation na ito. Isang bagang dala ko. Pakita mo, brother. Oh, habang intermission lang. Oh. Isang puno na ganitong bag ang dala ko sa araw na ito. Anyway, so itabi na muna natin. Tabi na muna natin 'yan. Okay. So patuloy, malinaw na mga kapatid ha. Baka naman may agam-agam pa kayo.
na mababasa talaga ang Iglesia ni Cristo sa talata ng Biblia. Wala ho! Wala! Ayan, sunod na po tayo sa patapos na mga minamahal. Huwag kayong mag-alala, matatapos tayo bago mag-alas 4. Next slide please. Ito na po ang aking lundoy ng pag-aaral sa araw na ito, no? Pakiano nga ng susunod na slide. So mga kapatid, punta po tayo sa foundational text ng pagkakatatag ng iglesia, no? Okay, bago po 'yan, ang foundational text po na may kinalaman sa pagkatatag ng simbahan ay alam naman po natin. Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Alam po natin ang kwento. Nagtanong ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ano ang pagkakakilala ng mga tao sa akin? Sabi ng mga apostol, ang sabi nila, ikaw daw ay si Elias, si San Juan Bautista o isa sa mga propeta. Pero nagtanong si Kristo, kayo, sino ako sa tingin niyo? Ang sumagot po ay si Simon. At ang sabi niya po, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa sagot ni Pedro? Ang sabi niya, mapalad ka. Blessed are you, Simon, son of Jonah. Sabi niya ganon. Because flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father who is in heaven has revealed this to you. And I say unto you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not destroy against it. I will give to you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you loosed on earth shall be loosed in heaven. Yun po yung foundational text. Mga kapatid, klarong-klaro, ang sabi ng Panginoong Hesus, I will build my church. Importante ho na matukoy natin kung anong simbahan na yan. Dahil importante din po na makilala natin si Kristo. Diba? Sa ating pinaliwanag kanina, who do you say that I am? Just as it is important to know the identity of Jesus, right? It is also important to know the identity of the church. We must get His church right. Because if you don't get the church right, you don't get the right Christ. And vice versa. Because we must belong both to Christ and His church. Amen? To Christ in His church. Kaya importante po nating aralin itong Matthew chapter 16 na ito, 13 to 19. Dahil ang salitang church never appears in the Gospels. You cannot see that in Luke. You cannot see that in Mark. You cannot see that in John. It only appears twice in the book of Matthew, here in chapter 16 and another one in chapter 18. There's no way you can find the word church in the Gospels except in Matthew. Now, in Greek, in Hebrew, church is kahal, no? Assembly. Kahal Yahweh, the assembly of the Lord. In Greek, it is ecclesia. In Latin, it is ecclesia. In Spanish, it is iglesia. Alright. Which means, called out, mga tinawag ng Diyos, an assembly. Kaya dito po natin makikita, sa Matthew chapter 16, verse 18, hindi pinangalanan ni Kristo ang kanyang simbahan. Wala pong name game. It is foreign to the mind of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi po siya nagbigay ng pangalan, ang ginawa niya po ay mga tanda o mga marka. Amen? Amen. Alright. Balikan po natin yung naunang slide, Brother Kevin. Ang sabi po dito sa aklat na Katoliko, instead of a name, he gave it four marks. A mark is defined as a fixed characteristic given by Christ to His church as a whole to serve as a means of
easily distinguishing it from unauthorized agencies which attempt to usurp its prerogatives, etc., etc. So you can have a copy of this PowerPoint. You can request Defensores Fide at any time. All right. So yun po ang sinasabi ng aklat na yan. Now, what is the importance of a mark? How important is a mark? Napaka-importante po ng tanda, no, ayon sa Biblia. Babasahin ko po dito sa ikalawang Timoteo, ang kapitulo po ay 2, ang versikulo po ay 19, no? Okay. Unang Timoteo, sorry, sa ikalawang Timoteo, ang versikulo po ay 2, ang versikulo po ay 19. Ito po ang sabi. Pero nakatayong matibay ang pundasyon ng Diyos at ito ang nakasulat doon. Kilala ng Panginoon ang mga talagang kanya at lumayo sa kasamaan ang sinumang nagsasabing sila'y sa Panginoon. So matibay daw po, kailangan daw po na makilala ng Diyos ang talagang kanya, no? Kaya importante po ang marka. Ngayon, alam po ng Panginoong Hesukristo 'yan, no? Can we proceed to the verse to the next slide? Okay. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ang simbahang Katolika ay sa ating pananampalataya may apat na angking tanda. Ito ay isa, ito'y banal, ito'y Katolika, at ito'y apostolikang iglesia. Ito po ay hindi hango sa hangin. Ito po ay hindi hinabi kung saan-saan at tinuro ng mga pare o ng Santo Papa. Ito po ay ayon sa pagpapasya ng Panginoong Hesukristo. Umpisa pa lamang po, nung ipinangako niya na magtatayo siya ng iglesia sa Mateo 16. Remember, pangako lang yon. Hindi pa niya itinatayo nung panahon yun. Naruroon na, ibinigay niya na ang pagkakakilanlan. Ito'y isa. Anong sabi? Mateo 16:8, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. Hindi niya po sinabi ang aking mga iglesia. Kaya po, for there to have thousands of denominations in the Christian church that is foreign or contrary to the will of God, that is contrary to the will of the Savior, to only have one church. And why is the church holy? Because of the simple reason that He is holy. The founder is holy. I will build my church. Who said that? Jesus. And because He is holy, He bestows holiness to its members. Anong sabi niya kay Pedro na isang makasalanang tao kagaya ko? Anong sabi niya? Blessed are you, Peter! Oh, you see? The holiness comes from the head down to the body. That's why the church is holy according to the will of its founder, who sanctifies it, who redeems it. And the church is Catholic. Anong sabi? Mateo 16:19, I will give to you the keys to the kingdom of heaven. What you bind on earth shall be bound in heaven. What you loosed on earth will be loosed in heaven. Remember, heaven and earth ang kanyang jurisdiction. Now you tell me, what can be more universal than that? Napaka-encompassing. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. And the church is apostolic. Why is it apostolic? Because the founder of the church is the only apostle of the Father. He is the one sent by the Father. And Jesus founded His church on the chief of the apostles, Peter, and the other apostles. And the church has an apostolic mandate, a missionary activity to the whole world. That's why the church is apostolic, as it is one, it is holy, it is Catholic, and apostolic. Si Kristo po ang may panukala niyan. Natupad ho ba yan? Yes.
Next slide. Kailan ba natatag ang iglesia? Nung Pentecostes. Natupad. Kaya yung pagiging isa, nasa Acts 1:14. All the apostles were with one accord. Acts, yung pagiging holy, Acts 2:4. Nanaog ang Espiritu Santo. Napuspo sila ng Espiritu Santo. Ano bang Espiritu Santo? Espiritu ng kabanalan. At ang Espiritu Santo nagpapabanal, sanctifier. Catholic! Dahil nung panahon na yan ng Pentecostes, nangaral si Apostol Pedro, lahat nakapakinig, lahat ng mga bansa represented. And apostolic, because the Holy Spirit descended on the apostles, the 11 together with Peter. Amen? Amen. I hope you read the verses when you go home. Now, my dear brothers and sisters, I would like to end on this note, on the exegetical analysis of Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Because I don't know if you will agree with me, but it is my contention that we have to know what is the meaning of the rock in that text. Kasi ang sabi, I will build my church. How? Sinabi ng Panginoong Jesus, you are Peter, and on this rock I will build my church. Christ will build His church on the rock. Ngayon, para sa ating ikakatahimik ng kalooban, para matanto natin, malaman natin kung ano ang tunay na iglesyang tinayo ni Kristo dahil itinayo niya ito sa bato. Ano po yung batong yon? Kasi po kapag tama ang interpretasyon natin, abay tapos na po ang usapan, uwi na ho tayo. Diba? Dahil lahat po na ibang interpretasyon, pag napatunayan nating mali, mali. Hindi po tunay. Alright. In fairness, my dear brothers and sisters, no? May tatlo pong interpretasyon na ibinibigay, no? Actually, pwedeng apat, no? At yun po ay binanggit ni Barclay, na isa pong scholar ng Biblia. Isa po siyang Protestante. Ayon kay Barclay, aminado naman ho siya na meron pong apat na interpretasyon yung rock. Pipili lamang ho tayo ng isa, ha? Okay. Una, Jesus Himself. Yung pangalawa, the rock is the truth that Jesus Christ is the Son of the Living God. Okay. Yung pangatlo, yung explanation as that the rock is Peter's faith or the confession of faith. Actually, yung 2 and 3 pwedeng i-conflate the confession of Peter. At pang-apat ay si Pedro. Okay? So, sa akin pong pagbibilang, ginawa ko na lang pong tatlo dahil kinonflate ko po yung 2 and 3. Ano yung una? Okay? Si Kristo mismo, yung bato. Pangalawa ay yung confession ng pananampalatay ni Pedro. At pangatlo, si Pedro mismo. Okay. Ano po ang significance niyan? Ang significance niyan, dahil yung naniniwala po na yung bato ay confession of Peter, karamihan po dyan mga Orthodox. Our Orthodox brothers and sisters, that's their position. That the rock is the confession of faith of Peter. Sabi naman po ng maraming Protestante, lalo na ng mga Evangelicals, yung rock po ay si Kristo mismo. At tayo namang mga Katoliko, ang ating pong primary interpretation dyan, yung bato ay si Pedro. Alright? Ayan po. Ayan po yung tatlong interpretasyon. Ngayon, importante po na tama ang interpretasyon ng bato na yan. Dahil sa batong yan itinayo ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Well, the position that Peter's confession was the rock held by our Orthodox brothers and sisters cannot be sustained. Because God
or Jesus does not establish on confessions. There is nothing in Scripture that says that a confession of faith is a foundation. Foundations are persons. Amen? You have to look it up in Ephesians chapter 2, verse 20. The apostles were the foundations. Revelation 21:14. The apostles. Foundation, persons yun. Alright? So, you cannot build on a confession. Yung mga Protestante naman, sinasabi na ang bato ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Gagamitin po nila yung unang Korinto, kapitulo 10, ang versikulo po ay 4. Pero mali po ang gamit nila dyan. 1 Corinthians 10:4. Dahil wala po yung kinalaman sa Matthew chapter 16, verse 18. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Babasahin ko. Ang lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yon ay si Kristo. Oh. Porque nabasa na si Kristo ay bato, siya na rin yung sa Matthew 16:8. Samantalo yung teksto ng unang Korinto 10:4 ay yung bato sa disyerto na sumusunod sa mga Israelita. Ang sabi ni Pablo, yun ay type ni Kristo. In other words, si Kristo mismo yun. Ang layo ho. Magkaiba po ang konteksto. Dahil sa konteksto po ng Matthew 16:8, si Kristo yung nagtatayo. Siya po yung arkitekto. Siya po yung karpentero. He is the builder. The question, on which is he building the church? On that rock. And what is that rock? Yan na po ang ating issue. So, mga minamahal, hindi po katanggap-tanggap na confession of faith or Christ himself. Maya-maya, magtanong po kayo dyan sa chat group para matapos lang po tayo. Ngayon, tayo mga Katoliko, ang paliwanag natin, yan po ay si Pedro. Makinig po kayo. Ang konteksto, si Kristo ay nagtatayo. Ang ganda-ganda po ng passage. It excludes an interpretation that it is not Peter who is the rock. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa mga Protestante po, kinocontrast yung Petros sa Petra. Okay? You are Petros, but on this Petra, I will build my church. So parang sinasabi, ikaw ay Pedro, pero sa Petra, na ako yon, si Kristo, itatayo ko ang aking simbahan. So in other words, what they're saying is, Jesus is contrasting Peter with himself. Jesus was belittling Peter. The context does not show. Because look, ang sabi ni Kristo, blessed are you, Peter, pinuhi. Tapos, sa kahuli-hulihan, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaliha ng langit. So, kahit pagbalibaliktarin mo man, yung context, yung sinasabi nila na kinontrast, binilittle si Peter, doesn't fit. Amen? Gumagamit sila ng Petros-Petra argument. Kasi sa kanila, ang Petros ay small stone. Ang Petra, big rock. Maliho. Dahil meron pong Greek word for a small stone. And that is lithos. Yung Petros at Petra, wala pong pagkakaiba yon. Kaya lang, ginamit ni Kristo na Petros na pangalanan si Simon at hindi Petra, dahil lalaki po siya. Alam nga naman, tawagin mo si Pedro na Pedra. O kaya si Esteban na Stephanie. Oh. Kaya po ginawang masculine because Peter is a man. But in Greek, the word rock is really Petra because the Greek has a grammatical gender, like Spanish, like Italian. Kaya lang, hindi pwedeng gamitin yung Petra kay Chris, kay Pedro, dahil siya po ay lalaki. Naintindihan po ninyo. Kaya wala pong saysay. In fact, mga minamahal, nung sinabi ito ng Panginoong Jesus, anong lingwaheng ginamit niya? Aramaic. At wala pong difference. Okay? Dahil isa lang po ang ginamit na pangalan
Kepha. Oh. Aramaic. Kasi nung sinabi ni Kristo, "Blessed are you, Simon Bar-Jona." Oh. Ang Bar-Jona, Aramaic yan, son of Jonah. Kaya nung nagsalita si Jesus, ginamit niya isang word lang, Kepha. Tingnan nga natin po dito sa aking mga Aramaic translation. Baka naman sabihin ninyo, binubola ko kayo. Ito po, basahin ko nga dito sa Matthew chapter 16, verse 18, ng Aramaic Peshitta. Ah, ito. "Also, I say to you, you are rock, and on this rock, I will build my church, and the gates of Sheol will not subdue it." Because the word rock in Aramaic is Kepha. Para sa mas literal po na pagkakasalin, dito sa Aramaic English New Testament, babasahin ko po yung Matthew chapter 16, verse 18. Alright? Ayan, eto. Makinig po kayo. "And I say to you that you are Kepha, and on this Kepha, I will build my assembly, and the gates of Sheol will not subdue it." Ayan. So, yun pong ginamit na word ng Panginoong Heso Kristo, Kepha. So, si Pedro ho yun. At sa ngayon po, ipapakita ko po na marami pong mga scholar ng banal na kasulatan na yun po ang kanilang pagpapaliwanag. Kaya lang po tinututulan. Alam po natin kung bakit tututulan ng mga Protestante yung ating paliwanag na si Pedro ay ang tinutukoy na bato na kung saan itatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Babasahin ko po itong referensya na Holman New Testament Commentary on Matthew. Okay? Babasahin ko po yung position ng mga Protestante kung bakit nila ito tinututulan. Ito ang sabi. "You are Peter, Greek, Petros, rock, and on this rock, Greek, Petra, I will build my church. Upon this statement, the Roman Catholic Church has based its doctrine of Peter being appointed the first in a long line of popes. Jesus' statements of Peter's authority in the next verse provide the basis for the Roman Catholic Church's erroneous teachings regarding the authority of the papal office." Kaya po pala nila kinokontest. Dahil alam nila na dito po nakasalalay yung doktrina natin tungkol sa apostolic and Petrine succession. Pero ano po ang sinasabi ng mga otoridad Protestante, no? Si Pedro nga ba ang bato na tinutukoy dyan sa Matthew 16:18? Ano po bang pangalan ni Pedro? Anong kahulugan noon? Ito po sa the book, no? Babasahin ko dito sa John chapter 1 verse 42. Ito po ang sabi. "And he brought Peter to meet Jesus. Jesus looked intently at Peter for a moment and then said, 'You are Simon, John's son, but you shall be called Peter the Rock.'" Oh, malinaw ho. Dahil Cephas is a transliteration of the Aramaic word Kepha. Remember that Cephas and Peter are not two different names. They are two translations of the same name. Okay? Dito naman po sa New English Bible, na produkto po ng pinagsanib na puwersa ng mga Protestanteng scholar. Babasahin ko po yung Matthew chapter 16 verse 18. Okay? "And I say to you, you are Peter the rock, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall never conquer it." All right. So yan po yung ating mga patunay. At ito na lamang pong isa, no? Babalikan ko po yung Holman New Testament Commentary. In fact, pinagalitan po niya dito yung ibang mga scholar na idinideny na si Peter yung bato. Ito po ang sabi. Page 251. Alright? Ang sabi niya dito, "And equally in error, many Protestants have reacted against the Roman Catholic interpretation by going to the other extreme
allowing the rock Petra to mean anything but Peter himself. Pinagalitan niya yung mga ibang Protestante. Because if you are really objective and honest as a scholar, Peter is the rock in Matthew chapter 16, verse 18. And it is to him that the keys of the kingdom of heaven is given. So my dear brothers and sisters, which interpretation do you hold? If we get the interpretation right, that it is Peter who is the rock on which the church is founded, the search is over. Tapos na. No? Matatanggap na natin lahat ng ituro ng simbahang ito na kinikilala na si Pedro ang bato. At yan ay ang Iglesia Katolika. So if we are in this church, founded on the rock of Peter, this is what I can tell you. Congratulations. The search is over. You are in the true church. And with that, I conclude by invoking the Blessed Virgin. Mary, Mother of the Church, pray for us. Amen. Thank you, Brother Mars. What a wonderful exposition. We will open the floor for Q&A, but to have order for Q&A, yun info at defensorspirit.com, din of PBM, we'll announce to you the email address. Anyway, Brother Mars, maybe one more thing that I really like in your presentation is that, ano ba yung name ng moon? Diba tinanong mo yan? Yeah. Because if there's only one, there's no need to name it. Mars has two moons, so each of them has a name. Jupiter has 12, I think. But the Earth has only one moon. What do you call the moon? Just the moon. Because there's only one. In the mind of Christ, just the church. Because there's only one. And in the name of the church, there is already the name of the Lord. Kasi sasabi ng Iglesia ni Cristo, kaninong iglesia ngayon? Ay doon sa nagtatatag. Itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Kristo. Iglesia ni Kristo. The word church already has the name of the Lord. Kuriakon. The Lord's. Pag-aari ng Panginoon. Kaya mali po yung argumento ng nagsasabi, sinong nagtatag? Si Kristo. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Tanungin ko ho kayo, sino ang nagtatag at may-ari ng SM? Mapatay na, di ba, si Henry C. Eh, bakit hindi mall ni Henry C? Di ba, palso? Oh. Hindi nangangawag doon, porque ikaw nagtatag, ikaw may-ari, ipapangalan mo sa'yo. O bakit yung Jose Rizal University? Kay Jose Rizal ba yan? O, sagutin niyo ako. Hindi. Ibang may-ari noon. Sila, doktor, nakalimutan ko na, dating cabinet secretary. Oh. Di ba? Oh. So, hindi na nga ngaulgan porque ikaw nag-establish, ikaw ang ipapangalan mo sa'yo. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Palsong pangangatwiran yun. Brother Mars, before we proceed to Q&A, may short announcement lang ako tungkol sa mga nagtatanong about the certificate program natin. All you need to do is to attend at least seven classes, no? We're trying to monitor, pero you also keep track yung participation nyo. Just kasi minsan nangyayari, pagbigyan nyo ng certification, sabi niya, ako meron din 7. So, maybe you can also help out honesty basis. Correct. For the system of Q&A, we'll have Brother James Aranya read the questions. No? Meron din Brother James ang tanong ng private dito, pero ikaw na muna mag-umpisa ng basa. Yeah. Yes, Brother Henry, thank you so much. Hello, Brother Marwil. Yes. First of all, nasabi ko na rin po dito sa mga nagtatanong if they can have a copy of the presentation materials, no? Pwede. Sabi ni Brother Marwil. Ang gawin na lang po natin is you chat privately ng ating host, Brother Henry.
at give your email address to Brother Henry, okay? So that we can email the presentation to you, okay? So, first question po natin from Arjun and Sai. Okay, Brother Marvin, what happened to the Greek, Eastern, and Russian Orthodox? Hindi po ba sila din ay Catholic or they are the Catholic? Okay, the Orthodox churches, no, there used to be only one church prior to the schism of 1054, no? So there was one Holy Catholic and Apostolic Church, all right. But the Orthodox churches are considered to be schismatic churches because they separated from the unity of the whole church. And from the very beginning, no, I have references to prove that the whole church, from the very beginning, were looking up to the Bishop of Rome. They were in communion with the Bishop of Rome until such time that in 1054, there was a split, kaya nga schismatic. They are no longer in full communion with us, unlike the Eastern Catholic churches who remain to be in full communion with us. So, we have to pray, brothers and sisters, especially in this year of ecumenism and interreligious dialogue, because only very little is left for full reunification of the Eastern Orthodox and the Western or the Latin or the Roman Catholic Church. No, during the time of Pope Paul VI, the mutual excommunication was already lifted. And there is a very good relationship between the Patriarch of Constantinople, who is perceived to be the primus inter pares of the Orthodox churches, with the Pope, no, of the Roman Catholic Church. So it's only, you know, in God's time. Let us pray for the full unification. But today, as it stands, they are not in full communion with us. So, therefore, they are schismatic in that sense. Thank you, Brother Marvin. Next question po, from Adrian Batangi. Explain po yung sa Council of Jerusalem, presided by James and Peter. Alright. Okay. That's where you see that sola scriptura doesn't work. Because there was no appeal to a text of scripture. They appealed to the authority of the apostolic college. So, there had been a question on circumcision as being required in order to be a Christian, to be a part of the new covenant people of God, certain Jewish practices, especially the Levitical standards and so on and so forth. They did not resolve it on sola scriptura basis. They resolved it on the authority of the apostolic college itself. And so, as any council, in Acts chapter 15, there was a debate, no? Sila Barnabas, sila Apostle Pablo, nagdedebate sila. But something happened, no? Sa verse 7, at pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila. Anong sabi ni Pedro? Mga kapatid, nalalaman ninyo na nang unang panahon pagka nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mahintil ang salita ng Ebanghelyo at sila ay magsisampalataya. Okay? At ang Diyos na nakakataho ng puso ay nagpatuto sa kanila na sa kanila ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ang kanyang ginawa sa atin, etc. Mahaba yung sinabi dito ni Apostol Pedro. Pero ang pinakalundoy, pagdating sa verse 12, at nagsitahimik ang buong karamihan. In other words, after the Apostle Peter declared what he said, there was silence. Kaya doon natin nakuha yung kasabihan, Roma locuta est, es causa finita. Rome has spoken, the cause is ended. Peter has spoken, there was silence. And then later on, James. Remember, James was the Bishop of Jerusalem. It was in his diocese that the council was held. And then James added something.
Nang matapos sa sila'y magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil. Who was James quoting as an authority? Simon Peter. And then he added things. Ang tawag natin doon, pastoral approach na. The dogmatic statement was given by Peter. Eto! Di kailangan ng circumcision. Di kailangan ng mga Levitical standards na nahimik. Tayo naman si James. Sinabi na ni Simeon, mga kapatid, eto na lang gawin natin ha, pastoral. Ganun naman ang ginagawa ng simbahan hanggang ngayon, di ba? Yung pastoral implementation ng dogmatic pronouncement, para na yan sa buong simbahan, bahala na CBCP dyan, bahala na mga local bishops dyan, etc., etc. Council of Jerusalem is a proto-council. Doon tayo kumuha ng ehemplo. The dogmatic, the definitive statement was given by Peter, and James quoted the authority of Peter, and he proposed in his judgment things that could be done for the pastoral application of the doctrine. Does that answer your question, kapatid? Okay. Thank you. Galing po ulit, galing po kay Daisy Gaynor. Medyo gusto lang po niyang maliwanagan. Natanong po siya, who is the head of the church, Christ or Peter? The head of the church, okay. The head of the church is Christ. Alright? We call him the invisible head of the church. Why? Because he's no longer physically present here. Correct? But, before he left, nagtatag siya ng simbahan, nagtalaga siya ng isang mamumuno dito sa lupa. At yun ay si Pedro at yung mga kahalili ni Pedro na tinatawag natin ngayon na Santo Papa. Yun yung visible head. But in reality, there's only one. No? Remember this para hindi kayo malito. The church is the new people of God in the New Testament. It is the kingdom of God. In the Old Testament, there was a king. Correct? But who governs in his name? He had a prime minister, Shebna. No? That was replaced by Eliakim in Isaiah chapter 22, verse 2. In the New Testament, who is the king? Jesus. But who governs in his name in the church today? In the church visible? In the church militant? Peter and his successors. Alright? So Jesus is the invisible. The Pope, the successor of Peter, is the visible. Because someone has to sign the checks. Okay? We cannot ask the Lord to come back and sign documents. Nagtalaga na siya, nagbigay na siya ng kapangyarihan kay Pedro at sa mga apostol. Okay? Kaya tawag sa kanila, Vicar of Christ. No? Kahalili dito sa lupa, no? Because of the power of binding and loosing. Oh, nasabi na rin natin 'yan sa Matthew chapter 16 verse 19. Sabi niyang Panginoong Hesus kay Pedro, "I will give to you the keys to the kingdom of heaven. What you bind on earth shall be bound in heaven." Okay? Ganon din sa Matthew 18:18 sa mga apostol. "What you bind on earth shall be bound in heaven." What is the meaning of that? What is the interpretation of that? It is the authority to govern, the authority to lead. Kaya nga dito sa easy to read version, which is a Protestant translation, paborito kong basahin yung Matthew chapter 16 verse 19 dito, referring to the power to bind and loose. Pakinggan ho ninyo, ha? All right. "I will give you the keys of the kingdom of heaven. When you speak judgment here on earth, that judgment will be God's judgment. When you promise forgiveness here on earth, that forgiveness will be God's forgiveness." Oh, binigay yung kapangyarihan
At sinasang-ayunan po yan ng mga scholar na Protestante because the power of the keys is a rabbinic term, which means the power to forbid and the power to approve. And it was given to Peter in Matthew 16 and to all the other apostles in Matthew chapter 18. Babasahin ko po dito sa page 1888 ng HarperCollins Study Bible, Protestant book. Naka-footnote, chapter 16 to 19. Keys of the kingdom here given to Peter symbolize the authority to control entry. The power to bind and to loose is given to the community. This saying could refer to authoritative teaching. Oh. Kaya may kapangyarang simbahan ng magturo, authoritative. Because it's given to him. To exorcisms, to excommunication, and so on and so forth. Di ho ba napaka-Catholic? Tayo lang nag-exercise niyan? Oh. And then, of course, my last answer is, if you're asking who is the head, Jesus, because he's the shepherd. But remember, before he left, he constituted Peter to be the shepherd of his flock. In John chapter 21, no? When he said, feed my lamb, feed my sheep. Poimeneia, di ba? Pastor my sheep, pastor my lamb. But who is the shepherd? Who's the good shepherd? Only one. But he gave the authority and the power to shepherd his flock to whom? To Peter. So I hope we do not forget that, brothers and sisters. Because the power of Peter is only delegated authority. All right? The more they should watch your talk on the papacy also. Yeah, I think so. Question? Odysseus Kablao, dalawa po yung tanong niya. Ano po yung sa John chapter 1 verse 42? Kasi sa iba pong saling, stone po ang nalagay at hindi po Peter. Okay. And pangalawang tanong po niya is, ano po yung sa pagpapatong ng kamay? Alright. Okay. So, okay. So, para madali, dahil Biblia ang pinag-uusapan natin, no? Chapter 1, verse 42. Okay. Nakalagay daw po doon sa stone. Kasi may mga bias po ang karamihan ng translation, lalo na pag Protestant. Kasi nga, pag sinabing rock, tama tayo. Yung binigay ko kanina, sali na Protestante. Kaya po ang nangyari diyan, sila mismo nagkokontrahan, 'di ba? They cancel each other out. So para po tayo mapanatag, ano po ba yung talagang nasa Biblia? Okay. Ito po yung Greek. Hindi ko po ma-close up. Nandito po yung word na Petros. Okay? Petros is rock. Kasi po, kung stone, lithos. Alright? Klaro po? Sa Greek, ayan ho, Petros. Hindi po lithos. Okay? Kasi po, basahin ko po sa isang normal na Bible. kasi significant po yan na John chapter 1 verse 42 kasi nag-translate si John. Okay. Kasi ang sabi dito, tulang po natin sa verse 41. Ha? Okay. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated anointed, or in some translations, which is Christ. Why is John doing that? Tinatranslate niya kasi yung Aramaic sa audience niya ng mga Greek speakers. Correct? Oh. Kaya sabi niya, "We have found the Messiah," which is translated the Christ, sa verse 41. Sa verse 42, alright, ang ginawa niya naman, "Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, 'You are Simon, the son of John. You will be called Cephas,'"
which is translated Peter. Okay? What's the meaning of this? Jesus was speaking in what language? Aramaic. Kaya trinanslate sa Greek ni John. So, Cephas and Petros is only one name but in two languages. Cephas, which is based in Kepha, which is Aramaic, and Petros, which is Greek. Are these two different names? No. Only one name but two languages. Parang Peter and Pedro. Di ba? Parang Johnny Walker. Ano yung ano sa Tagalog ang Johnny Walker? Okay. Hindi ko na alam. Hindi ako pala inom eh. Kape lang ang trip ko sa buhay. Father Mercy, second question. Does that answer the question? Does that answer the question? Okay. Tanong nanda po niya kung ano po yung pagpapatong ng kamay. Ha, yung pagpapatong ng kamay. Hindi ko topic ngayon yan, pero makikita po natin kasi sa Biblia, no? Lalo na sa mga pastorals like Timothy and Titus, no? Sa 1 and 2 Timothy. Si Apostol Pablo, pinatungan ng kamay si Timoteo, no? What does that mean? At sinabi niya kay Timoteo, make no haste in laying your hands on anyone. What does that mean? The laying on of hands is an action that means ordination. Because in the laying on of hands, the Spirit is conferred. Okay? And we see that in Joshua in the Old Testament, when Moses gave him the Spirit by laying on of hands. So, succession. Okay? So, in the New Testament, the apostles laid their hands, like Paul, to Timothy, because Timothy will be a bishop, a successor to the apostles. No? In the God's Word translation, binanggit doon, do not be inherit to ordain anyone. Because the laying on of hands means ordination. And that has remained so in the church. Look at ordination ceremonies. How are bishops, consecrated bishops? By laying on of hands. How are priests, ordained priests, and deacons, ordained deacons? Also by laying on of hands. That is how sacred power is transferred. No? Question, who laid hands on Manalo? Not one of the apostles. Ang nagpatong ng kamay sa kanya, mga pastor na protestante. Anong tawag niya sa mga pastor at mga pare? Mga kampo ng diablo. Therefore, ang nagpatong ng kamay sa kanyang sariling bibig nang gagaling, ay kampo ng mga demonyo. Amen? Amen. Next question is from Mark Louis Castor. Attorney Mars, ask po lang po kasi ayon sa Agripaya na ang pagiging Catholic is not exclusive to Roman Catholics. Kasi may Anglican Catholic, Orthodox Catholic, Lutheran Catholic daw po at lahat ng churches sa World Council of Churches are also Catholic. How can we answer them about the real concept of being Catholic? Alright. Because it's fashionable to call yourself Catholic. And that is an indication that Catholicity is a mark of the church. And they will try to claim that for themselves, right? Dahil kung hindi mapapakinabangan ang pagiging Katoliko, hindi nila aangkinin yan, pustahan tayo. Tama? Oh. Pero ang tanong ay, sino ba ang totoong mga Katoliko? They are the ones who are in communion with Peter and his successors. That has been before 1054, before the schism of the Orthodox, no? Because the successor of Peter presides in the communion of the churches. Because they are not in communion with the successor of Peter, they cannot truly claim that they are Catholic in the real and full sense of the word.
Okay? Mga kapatid, remember this. The Pope is always the point of unity for all of Christ's faithful. And don't you notice? He's also the point of unity for the enemies of Christ's Church. Yung ibang sekta ng relihiyon, maaglipayan man yan, Anglican man yan, etc. Nag-aaway-away yan. Mga Protestante, dami nilang debate among themselves. SSPX. Pero pagdating sa Santo Papa, nagkakabati-batian. They are all together. They are all united in attacking the Pope. Okay? So, to be in communion with the successor of Peter and no one else. Because, nabanggit kanina ni Bern sa chat group, maganda daw gamitin yung sa Matthew 22, no? Which is correct. Kasi bago namatay yung Panginoong Jesus, sinabi niya sa mga apostol, no? Sabi niya, behold, Satan has desired to sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And once converted, confirm the faith of your brethren. In English, parang wala tayong napunan na pagbabago sa pronoun. But in Greek, no, it is very significant. Because when Jesus said, Satan has decided to sift, ligligin, kayo, you, in the plural. Ibig sabihin, yung lahat ng mga apostol, liligligin ni Satanas. Pero kumambyo siya ng pronoun pagdating sa sinabi niya, but I have prayed for you. Singular. Only referring to Peter. Confirm the faith of your brethren. He has the power to confirm the faith. If you are not with Peter, you are not with Christ. Where Peter is, there is the Church of Christ. Okay? Yeah. Gaya po na sinabi ko kanina, from questions from Alex Bernard San Jose at kay J21. Tama-tama po kasi nabanggit ko po yung SSPX. Ang tanong po niya is, what are your thoughts of regards to SSPX? I have no thoughts. I have no thoughts about the SSPX. My thoughts are the same as the thoughts of the church. Today, the SSPX has no canonical standing whatsoever with the Catholic Church. They have no canonical standing. In the past, Pope John Paul II excommunicated Lefebvre for a schismatic act. Because according to the Code of Canon Law, to ordain a bishop without papal mandate is an act of schism. And the penalty is late sententiae excommunication. And so he did. Not only Lefebvre, but all the four bishops that he excommunicated. But Pope Benedict, because of his pastoral and fraternal heart, in wishing to ask them, no, to full communion, made the significant act of lifting the excommunication of the four bishops to facilitate them to come home. But they haven't reciprocated. So their status, according to the canon law, they have no canonical status in the church. That's my answer. All right. What they see as the heritage modernist, and that followed the lack of a valid pope, the see has been vacant since the death of Pope Pius XII in 1950. That is a novelty. That is not a traditional teaching of the church. In fact, that is heresy. Why? Because in the First Vatican Council, okay, there's a decree on the papacy as a perpetual visible means of communion. What part of perpetual do they not understand? Perpetual nga eh. Tapos sasabihin, walang papa. E paano naging perpetual yon?
Diba? So that is going against the decree of the First Vatican Council. And pangalawa, that is an insult to the word of Christ when he said, the gates of hell shall not prevail against it. This is a promise of indefectibility and permanence of the church and the papacy. Isip-isip. Don't ever toy with novelty just because of your love for the Latin liturgy. I love the traditional liturgy, but I always submit myself to the Supreme Pontiff. Because he is Peter, upon which rock the church is founded, not on any other man or woman. Okay? Thank you, Brother Marvel. From Walter de los Santos, question po, ano na po ang kasalukuyang kalagayan ng relasyon ng Judaism at Roman Catholic Church? Di po ba isa sa mga tanda na lalapit na ang Panginoon pagdating ni Jesus Cristo ay kapag na-convert na sa Kristyanismo ng mga Hudyo? Salamat po sa inyong magmintugon. God bless you. We have a warm relationship with the sons and daughters of the covenant, no? In fact, we have a diplomatic relationship with the modern state of Israel, no? And the Pope has a good relationship with the political leaders of the state of Israel. For our part, no, we are always reminded, no, to remove from us any sentiment, any language that is anti-Semitic, no? Because there has always been the thought, I myself, when I was younger, pag sinabing Hudyo, sila yung pumatay kay Kristo, no? So, we have to do away with that mentality. Jesus died precisely because of my sin. Okay? So we cannot lay the blame to all the Jews. Thank you po. From Burns Kaasi po, ng Unboxing Catholicism. Brother Mars, how can we help people love the Pope today amidst confusion of people about his teachings on Amoris Laetitia? Many Catholics are swayed to think that the Pope is teaching in error. Maraming nagsasabi na mali raw ang Amoris. Eh, hindi pa naman nila nababasa ng buo yung Amoris Laetitia. Okay. How can we help people who are influenced by influential bishops? Well, it's up to them if they want that. But for me personally, like what happened in Caesarea Philippi, there is only one authoritative voice. Remember that Jesus asked the apostles, what do people say that I am? Some say you are the prophet, Elijah, etc. There are so many voices, no? But there's only one authoritative voice, and that is Peter. Okay? And when you read church documents like that, you have to read it in the context of the entire tradition of the church, in our teaching on marriage, in our teaching on indissolubility of marriage, in our teaching against divorce, and so on and so forth. There has been a long magisterium on that, and the teaching of the church doesn't change. Diba? Allowed na bang divorce? Oh, hindi. Allowed na ba ang contraception? Pwede na bang mag-contracept? Hindi. Allowed na ba ang abortion? Hindi. No? So, we must be guided by the magisterium of the church. Always. No? Because there will be many opinions. But, to whom will you side? No? Okay. I will side with the man Christ put on the job. Okay? There had always been brilliant bishops and cardinals in the history of the church. There had been popes who were not as brilliant as they are. But nothing can change the fact that he is pope and they are not. Okay?
So when I face the Lord, and theoretically when the Lord will ask me, why did you believe that? I'll tell him, because your vicar said so. You think the Lord will be angry at me? I don't think so. What if, on the other hand, the Lord asked me, why did you believe that? Why did you do that? Because so-and-so said so. Will I be acquitted? Dahil naniwala ako kung kani-kanino lang? Siyempre, hindi. O, doon na ako sa may otoridad. Diba? Okay. Sana kayo rin. Okay. Thank you, Brother Marvel. From June Cachapero. Maraming salamat po, Attorney Miles. Is there any more substantial evidence aside from scripture sa 1 Peter chapter 5 verse 13 that would support that Peter was really in Rome? Yeah, because there's paper trail. There's no opposing view from the early church fathers. If you read all the corpus of the writings of the early church fathers, no, they are unanimous that Peter was in Rome. Okay? And Eusebius of Caesarea, the second major church historian in his ecclesiastical history, and so on and so forth. And there is a long uninterrupted history, no, tradition regarding that. No? And that has to be laid to rest because there is an archaeological finding already of the tomb of the Apostle Peter in the Vatican. No? It was already found and identified. At ang mga proof dyan sa archaeology, there are graffiti that identifies where the spot where he was buried, no? Doon ko nga nalaman na Bicolano pala yung mga Romano eh. Kasi nakalagay Petrus Ini. Petrus Ini. Petrus Ini. Peter is here, no? I have a separate presentation on the papacy where I can more substantially show the proof and the evidence for that. But for today, I didn't bring them. But I want to summarize that yes, outside the Bible, there is proof. And even Protestant historians and authors have amply demonstrated the same. And I have a story to tell you as an anecdote. When I was attending a fellowship, our pastor gave a series of talks on the apostles. Right? So, si ganito, ganyan, namatay sa ganon. These are all based on history. And Paul, according to him, was beheaded in the Appian Way in Rome. And that was the end of it. And so I asked, sabi ko, what about Peter? And he answered, there's no account on that. Doon ako nag-isip. Because the same account for Paul's martyrdom in Rome is the same basis for Peter's martyrdom in Rome. He was crucified upside down during the persecution of Nero. So there was some intellectual dishonesty there. Nasabihin walang account. Okay? So, stray opinion yung nagsasabing wala. Thank you, Brother Marvel. Actually, ito na po yung last question na babasahin ko. Kung sino po ang gusto humabol pa, pwede pa po, no? So, from Manuel Gentoba. Good PM po, Attorney Marvel. Point of clarification na po regarding power of binding and losing. Yun po bang mga na-excommunicate may chance pa ma-reinstate o makabalik sa simbahan, sa church? Thank you po. Yeah. You know, do not forget that the power of excommunication is a disciplinary act. It is not meant to, you know, to damn someone to hell. It is an invitation to repentance. Okay? Kaya ina-excommunicate ang tao para sabihin, mali ka, retrace your steps, repent, no? And believe the gospel.
So, yun ay disiplina at paanyaya para magbago at bumalik. And the church will always admit you to full communion. And there has been a lot who had been excommunicated but mended their ways and repented, whose excommunication were lifted, no? Because excommunication is a disciplinary act. And the purpose of that, as always, in anything that the church does, is salus animarum, the salvation of souls. Salus animarum, kanina nagkanunlo kami, nabanggit yan. Est suprema lex, the salvation of souls is a supreme law. Same with excommunication. Mali ka pa ng kanunlo, Brother Marx? Yeah, kasi hindi matatahimik si Archbishop Cruz pag hindi ako nag-enroll next SEM. Ngayon, nag-head start lang ako. Kay Father Marquez. Jerome. Ah. Parang for the lady lang, just to head start me. Okay. Very good. Any more question? Meron pala tayo mga converts from INC na Katoliko na ngayon. Mm-hmm. At I will try to get more participants sa Zoom, kasi yung sinign up po, yung pro, up to 100 lang. Sa mga kasama natin ngayon, sa Facebook Live, umabot natin mga 180. So, never in our wildest dream, Brother Mars, dati pa, 20 lang tayo. Ngayon, from here, 100 tayo, saka sa Facebook Live, 180. I'm sure, baka, pag nag-YouTube tayo, pwede pong balikan tong picture mo. So we have reached a lot of people. So paki-sabi sa ending na tayo, Brother Mark. Meron pa last thing. Ano, may sasabihin lang ako. You know, this is being observed even by the enemies of the church, and they are threatened. Even as we're going live, there are so many who are reporting our live show as spam. That's why Facebook deleted it. Kaya ano, ayun nga, nabalitan ko, Peter, pinagal tayo sa Facebook. Kasi may nagre-report. They're so insecure, they're so threatened. Truth is powerful! That's why they are threatened by the power of truth! I am sure they will show this lecture in their classes. Pero putol-putol yan. Oh, as always. Chop-chop. Okay. Chop-chop nila. Okay, for those who are first timer here, welcome to it. And I do hope that you have learned a lot from our speaker today. Next week, it will be Monsignor Alex Amante, who is a sected theology expert from the Diocese of San Pablo. Okay, so he's part of the Navarre Bible editorial board, isang libro nila sa Navarre Bible. Brother Mars, you have any parting word for the students or attendees? Una sa lahat, nagpapasalamat ako that you participated in this first ever online session of Blessed to be Catholic by Defensores Fidei Foundation. No? If there's anything good that the pandemic has done, is that, you know, we are given more time to study our faith, no? Especially through online discussions such as this. And so it is not an accident that you are here. So the fact that you are here means that you are in search for truth, that there is the desire for you to know the truth, and that you want to know more about Christ and the church that He founded. But attending this is just the first step, no? By being here also gives you the mission, the mandate, to spread the word, to share what you have learned, so that many more people will be enlightened about the real doctrines of the church that should not be falsified by the enemies of the church. Truth has its own power. No? You may not quarrel with people, with friends and loved ones and others around you, no? But by just saying the truth has its own power. Siya nang bahala. All you have to do is to plant seed, to open a crack in the dam,
and the flood will follow. And I hope that flood is a flood of grace from the Holy Spirit. So that's my parting message for this afternoon. And I really want to eat this hopia now.